Pag-uusapan natin ngayon mga kasambahay ang mga supplements po na kinakailangan ng ating mga buto. Ayan, para malaman po natin, para hindi tayo tumatanda, eh, nagkakaroon tayo ng problema. Or nagiging kuba, di ba, pag napapabayaan yung mga buto. Well, yung pagiging kuba yun dahil napipipi yung mga buto kasi mahina na sila. Yun. So yun ang dapat natin iwasan ngayon. Kaya pag-uusapan po natin ang mga iba't iba pong mga kinakailangan para mapanatiling malakas ang ating mga buto. Kasama natin ang isang napakaganda, hindi na magaling, hindi lang magaling, napakagandang orthopedic surgeon at mabuti ang kanyang puso. Doc talaga, you're very sweet when you check up no patients. Thank you. Yeah. Ito na po, Dr. Pebbles. Sana natin, Doc, yeah, may mga questions. Sige. Gano ba ka-importante ang nutrients? Gano ka-essential sa buto? Yeah. Para sa ating buto, yung pinakamahalaga kasi natin, yung calcium at saka yung vitamin D. No? Yung calcium yan, para siyang, ang buto kasi natin, para siyang, pag dinidescribe natin, para siyang lattice work. No? May overlap, para siyang mesh. Ano ba na? Ganyan. Parang so, sponge ang itsura niya, di ba? Sa loob ng buto. So, yes. Matigas yung labas ng buto, yun yung nakikita natin sa loob, sponge-like siya. Okay. So, pagka yung calcium natin, yun yung nagpapatibay ng buto, in essence, mas kumakapal yung labas, kumakapal din yung loob. So, yung calcium na kukuha natin yan sa ating kinakain, so pang araw-araw, ang karaniwang tao, katulad ni Ate Lynn, na hindi naman menopausal pa, ay 700... Kuya! 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 Doc Pebbles! Kuya! Baka mawalan ka ng credibilidad. Kuya, sobrang! Alam, at ilan ba ang menopausal stage? Ngayon age. Kasi, talagang pinagatawan ka. It varies eh, pero mga 50s, diba? Oh. Wala pa. Hindi rin! Diba? Diba? Wala diba? Pa. Matanda ka pa sa akin, kuya. 50. Oh. Wala ka pa 50, so wala pa rin akong 50. Tamo, sama ang tingin sa'yo ni, ano, ni Kong Erin. Oo nga, no? Bakit pati ikaw masama yun? Kala ko ba magkaibigan tayo? Kaibigan, hindi ng tawag niya sa akin. Oo nga. Kanya, bumabaliktad ka pag nandito si Kuya. Siyempre, Kuya yan. Anyway, let's go back to our topic. Katulad namin ni Ate Lynn na wala pang menopause. Or hindi kami osteoporotic kasi ang assumption natin wala kaming sakit sa buto. De, bakit so, pagka mas prone ba sa osteoporosis ang naka-menopause na? Pag nag-menopause ka na, wala ka ng estrogen. Yung estrogen kasi natin, habang present siya, sinasabi niya, oh, huwag niyong pagkuna ng calcium yung buto. So, pag nag-menopause ka na, mas madali nang kumuha ng calcium mula sa buto. So, but it doesn't mean pag menopausal ka, osteoporotic ka. Hindi. Hindi, pero ibig sabihin ngayon, kung halimbawa na-operahan ka, natanggalan ka ng matres, pareho rin yun ng nag-menopause. So, itawag natin doon, surgical menopause. So, risk factor siya for developing osteoporosis. So, kailangan ito, i-augment mo ng supplements. So, pagka ganyan, inaabisuhan ko lang na kailangan yung maganda ang pag-take-in nila ng calcium tsaka ng vitamin D. Pero it doesn't mean na kailangan mag-doble na sila ng calcium o kaya kailangan na nila maggamot for osteoporosis. Pero mas mabantayan mo yun. Pero sufficient ba ang nakukuha natin sa pagkain? In fact, you can get enough from your food. No? Ang isang glass of milk is 300 milligrams of calcium. Ang kailangan mo lang ng as a regular individual is 700. So kung mag 2 glasses of milk ka, that's 600. And then from your other food pa, you also get your calcium. Eh di, kung ikaw ngayon ay nagmenopause na, are you supposed to double that? No, not necessary. Hindi po. Kung hindi ka naman osteoporotic. So meron lang certain conditions sa buhay ng babae na nag-i-increase ang paggamit mo ng calcium. Katulad ng pagbubuntis, yan, tataas ang calcium requirements mo. Pag nagpapadede ka, so breastfeeding also, tsaka pag osteoporotic ka. So yung tatlong yon dapat doble ang calcium mo. So mga 1,200 to 1,400 milligrams of calcium a day. So how does it differ now from yung status ng isang lalaki? Kasi hindi naman kami lactating. Hindi rin naman kami nag-menopause, pero may andropause kami. Regularly, diba? 700 milligrams of calcium a day lang talaga ang kailangan. Mas mababa ang requirement namin? Kami rin naman babae, 700 eh. Pareho lang po. Pareho lang. Pero po yung tinatanong natin, yung sabi ko lang, let me
put it straight again, ang menopause, hindi siya ibig sabihin osteoporotic. Uh-oh. Pero pag mas maaga ka nag-menopause, halimbawa yun nga naoperahan, mas tumataas ang risk mo for developing osteoporosis kasi maaga ka nawala ng estrogen. Okay. May narinig din ako kasi, doktora, na the earlier, dapat daw nagsistore ka, parang bangko yan eh, yes. Nagsistore ka ng maraming calcium sa katawan mo kasi at a certain age, hindi na nag-accept ng calcium for storage yung katawan mo. So, is it true? And what age? So parang yan? Ang buto natin, pinaka-dense o pinaka-matibay yan at the age of 30, around that time. So, kasi habang at before that, nagpapasok ka pa ng calcium sa buto mo. At 35, hindi na nangyayari yan. So, withdraw ka na lang ng withdraw ng calcium. Ano, lahat ng kinakain mo na calcium, hindi na siya nadideposito, ginagamit ng katawan. So, in excess, iniihi mo na siya. Alright. Tapos, kung kailangan naman, kung alimbawa less yung intake mo ng calcium, that's the time na kumukuha. You talk about calcium supplements. Halimbawa, hindi ka lactose intolerant ka, so hindi ka makakain. So, other sources, katulad ng bangus, that's very rich in calcium also. Bangus belly? Bangus. Kay belly, kay ulo, kay bangus. Okay. Puntot. Pero sabi nila, kaliskis, yung balat. Balat. Ay, ang alam ko, masarap nga yun. Pero yung as of the calcium, I think as a whole yung competition. Ah, okay. So, dilis. Dilis also, dilis and anchovies yan. Mataas din. Green leafy vegetables. Cheese, ice cream, yan. Again, pag lactose intolerant ka, medyo mahirap. So, yogurt, actually, maganda rin yan. Pero what they are saying is, hindi ka masyadong talaga makakakuha ng kumpleto raw sa pagkain. Sabi mo, hindi naman totoo yun dahil we can get it from the food intake na kinakain natin. Dahil dalawang bag glass lang ng water ay ng milk ay makokompensate mo na yung halos pangangailangan mo para doon sa calcium. Kailan natin kakailanganin ngayon? Paano mo madedetermine kung kailangan mo mag-supplement? Okay, halimbawa yung mga mahina kumain. Okay. So obviously yan kailangan mo. O yung lactose intolerant, hindi makakainom ng gatas, hindi makakain ng yogurt. Or, so yan, isa-supplement mo sila. O kaya yung talaga yung osteoporotic patients, kailangan mo isupplement sila ng calcium. Kasi kung halimbawa 1,400 milligrams of calcium, imagine how many glasses of milk will they consume. Eh usually, ang pasyente natin na ganyan, nandun na sila sa age group na medyo elderly. So, mas marami na mahina na kumain. O, either mahina kumain or hypertensive, mataas ang cholesterol, diabetic, tapos painumin mo na 4 na baso ng gata sa isang araw. Medyo magkakaproblema tayo. Kaya kailangan mag-supplement. So, kaya ka magsusupplement. Wala bang wala namang parang overproduction ng calcium. O kaya nasobrahan ka naman calcium sa supplement. So, pagkainom mo ng calcium, I also advise the patients na inom sila ng inom ng tubig para lahat in excess na iihi nila. Kasi kung hindi, baka mag-calcium stones ka naman. At yung calcium stones, basically, saan na pupunta? Sa kidney. Yan, na masakit. Uh-huh. Diba? So, maaaring magresulta naman sa mga kidney stones. Yes. Pagka nasobrahan ka naman sa calcium at na hindi mo naman natutunaw. Hindi mo naman natutunaw. Yes. Kaya kailangan pala talagang nababantayan talaga. So, yung renal function o yung pag-function ng kidneys mo, dapat maganda rin siya. Kung halimbawa may pasyente ka na bibigyan mo ng supplements, sisiguraduhin mo din ha, kaya naman ng kidneys niya. Kundi, yun naman ang magiging problema niya. So, yung calcium supplements ba? Kasi may mga supplements or vitamins na hindi pwede pagsamasamahin. Mm-hmm. Yung calcium supplements ba, meron silang contraindications na hindi siya pwedeng isama sa gantong vitamin or booster na sinasabi. Di ba may mga booster na pag uminom ka ng calcium, kailangan may vitamin C ka rin to boost it. May mga ganun ba? Yung vitamin D ang usually natin talagang kasama yan dapat. Kasi yung calcium, yung katulad na sabi ni Kuya Del, kain ka ng calcium, parang hindi mo naman siya na-absorb. But hindi mo siya na-absorb kasi kailangan mo yung vitamin D. Kaya pala yung vitamin D, D for dog, no, hindi boy. Okay. So yung vitamin dog, D natin. Vitamin D. D. D.
So nakukuha sa araw. Araw, oo. So kailan papaaraw ka. Pero meron bang meron ding oral form niyan eh. Oh, para madalang ako baka ano ng encounter ng vitamin D na na supplements or supplement. Vitamin D. Meron na rin sila ngayon on the at the market na vitamin D alone. Meron din yung calcium with vitamin D. So para mas madali, calcium with vitamin D na yung painom. Para all in one. Pero kung in case na walang vitamin D yung kung walang o gaano katagal D, na sun exposure ang kinakailangan per day? 15 minutes a day before 8 o'clock in the morning para hindi naman tataas ang risk for skin cancer. So tatapat mo lang araw-araw. Sandali lang. Mukha at saka yung palad at yung braso for about 15 minutes. Okay na yun. Okay. It doesn't matter what time in the morning. Before 8 o'clock. Before 8 para o'clock. Hindi masyadong matindi yung init. Sunburn naman. Oh. Oh, sige, advice din, doktora. Kasi ang daming lumalabas na mga supplements, no, available. And it's quite expensive na rin. Yes. Hindi na rin sila ganun kamura. How do we get to know na yung supplements na binibili namin is the right supplement? Kasi syempre, hindi namin alam kung sinabing 500 mg of calcium yun nga yung nakalagay. How can we know? Or is there any indication sa katawan namin na mararamdaman namin na pagka uminom kami ng calcium supplements, mas malalakas pa kami? Or, hindi natin nakikita yun. So, hindi ko masagot yung tanong mo kung paano. Kasi, ang dami kasi. Kasi false advertisement yun if it was not really the amount available. No? So, i-trust na lang natin yung manufacturer that they're telling the truth. So, titingnan mo ngayon kung ilan ang milligrams of calcium. Basta ang magic number is 700 milligrams for a normal and regular individual. Diba, Doc, may lumabas na commercial na alam ko, ininto na rin yun ngayon na kayang yung isang hindi makalakad. Tapos uminom siya ng supplement, kaya nang lumakad ang patalikod. Yun yung matandang ano. Can that happen na isang tao na halos hindi na makalakad by drinking supplements lang, pwede na sila talaga maging strong and healthy and flexible? When you're talking about, kasi yung condition na yun is more on arthritis, no? Uh-huh. Which, ang gamot na yun ay para sa arthritis. So, yung calcium kasi hindi siya sa arthritis. So, hindi mo ngayon makukumpara yung gamot para sa arthritis, para sa calcium. Kasi yung calcium is para sa pagpatibay ng buto, yung gamot para sa arthritis para matanggal yung kirot ng ating joint. Okay. So magkaiba po sila. Parang painkiller lang pala 'yon, ganun. Parang ganun yung dating, eh, no? Ang studies kasi would show that these medications are very good in controlling pain. Mm-hmm. So magandang makatanggal ng kirot, pero yung halimbawa yung sa cartilage natin, it might be helpful pero hindi lahat nang nakita nila sa pag-aaral, 100%. Okay, last na lang, precautions po. Is there any precautions sa pag-inom ng supplements? Yes, meron. Okay. No? Kailangan, kasi marami tayo on the market, no? Hindi lang sa calcium, sa lahat na supplements, no? Kailangan, tanungin mo pa rin yung doktor mo kung okay itong gamot na to. Lalo na kung hindi siya prescribed. Kasi parating nakalagay. No therapeutic claims. Oh. So, if you want, you can ask your doctor, okay ba itong calcium supplementation na to or itong multivitamins na to? Kasi maraming times na akala natin nakakatulong siya, yun pala, it might be harmful to other parts of our body, like the kidney and the liver. Or maaring over-supplementation naman tayo. So, nangyayari, naiipon yung mga, tulad sa mami ko, inom ng itong ng nutritional supplement. Mm-hmm. So, naiipon ngayon sa kanyang mga organs. Yeah. So, kailangan maingat din tayo. So, question! Yes, answer. Bakit kailangan ilagay yung no therapeutic claim palagi? Oh. Kasi parang I am wondering, kasi ano yan eh, chinecheck naman yan, di ba, ng parang kailangan magkaroon ka ng approval ng BFAD, di ba? Yes. Bureau of Food and Drugs. Ba't kailangan yung walang therapeutic claim? Kasi hindi, let's say, for a certain medication, let's say, drug X, no? Na ito, minarket to for this, and it was produced for this symptom, a certain symptom, yung isang pakaramdaman para doon. Pero yung pag-aaral, halimbawa, yung ebidensya para doon sa gamot na yon with regards to yung effectivity niya, maaring hindi ganun, hindi siya 100%.
na. Oh, eh bakit? Effective. Yung bang ibang mga drugs, 100% ba yun? Tsaka case-to-case basis din yun kung sino yung gumamit, diba? Kaya yung ginagamit na no therapeutic claims, talagang hindi talaga sila. Sure. Pang, parang ganun. Hindi siya for healing, hindi siya therapeutic, hindi siya pagpagaling. So pwede niyang ma-reverse yung symptoms, pero hindi niya mapapagaling completely. I suppose yun yung sinasabi nila, but siguro we can ask BFAD. Oh, di exactly. Gawin mo na lang ano, di gawin mo na lang supplements, 'di ba? Parang sana kasi ganun. Supplement ano siya eh, parang inapprove mo siya kasi parang ang nagiging dating sa akin nung no therapeutic claim. Para bang bahala ka sa buhay mo pagka take it or you don't take diba? It. You take the risk. Yes. Parang ganun kung nagkaroon ng masamang epekto sa iyo or what. I think it's more of a legal thing now that they have to put no therapeutic claims. Tsaka kuya, 'di ba maraming legal. Nee, that's what I am saying. Ang sa akin na ano ganun. Kasi kaya nga pinapasuri sa BFAD, 'di ba? Kung halimbawa, yan ay halimbawa supplement. O di lagay mo supplement. But kasi kailangan maintindihan din namin mga wala naman kami alam sa mga ganyan na ano, di ba? Maintindihan namin na no therapeutic claim. Ba't ba lahat na lang pinapalagay nyo no therapeutic claim? Eh, bakit pa ako bibili, di ba? Hey, exactly. But if you look at it, pero pag tumingin ka ng multivitamins, let's say, sabi mo, Enervon, for that matter, wala naman nakalagay na no therapeutic claims. That's what I am saying. Because they are already, kumbaga, established na yan. Siguro we're talking about the newer supplements na kaya nakalagay. Then but why, I'm not why, familiar. Diba, why allow it to be out in the market? Kung hindi pa siya 100%. Because it's, I think it diba must dumadaan have... naman sa testing yan? Yeah. So and that means it must have passed safety testing. Uh-huh. So you are allowing your citizens na uminom ng wala pang safety testings? Ay, hindi tayo pwede magbigay ng gamot pag hindi wala siyang safety testing. So, ibig sabihin nga, pwede mo nang tanggalin yung no therapeutic claim. Ay, that's the BFAD thing. I cannot. Siguro kasi pa yata yung literature. Kung ano ba, am I making sense ko? Yes, yes. Yeah. Oh. Dahil yun nga, bakit mo talaga ibebenta? Ngayon, I understand the point na sinasabi rin ni Pebbles na nilalagay rin yan, protection rin for the whoever's trying to manufacture and later sell to the market, na he's not open to possible legal suits in the end. So parang lumalabas at your own risk na lang yan. Kuya, pinaglaban kasi namin yan sa CHIPI, yung Chamber of Herbal Medicines before. Yung pagkakaroon nga ng no therapeutic claim because they are claiming that this supplements can gamot cure. Talaga. Can gamot. Can cure. Kaya lang talagang ang haba ng proseso, kuya, kung if you will really look into it, ang lahaba ng proseso, parang ang sinasabi nila, safe siyang i-consume, pero hindi siya nakakagamot. Kasi may mga supplements na hindi siya safe i-consume. Yun yung mga hindi aprobado ng BFAD. Hindi, sinasabi nga natin, kagaya ng sabi ni Doc Pebbles, may mga supplements din naman, wala namang no therapeutic claim. Oh. Pero supplements din yan. Yun yung nakapasa na nung tedious nila na requirements. Kaya that's what I'm saying. Then why years. Allow it to be out in the market na hindi pa pala nakakapasa? Mm-mm. Pero parang gagawin mo bang ginipig yung mga tao? They're safe to consume, in a sense that it will not cause more harm to the patient. No, but that's, not, again, the use of word is... Yeah. More harm. So that means it can still do harm. Well, anyway, kasi kung ako, hindi ako nagbibigay ng nutritional. Masarap i-guess ng BFAD. I do not prescribe medications. In fact, there are a lot. I'm very stringent with medications that I prescribe. So ako, I tell them, let's say generic for that matter. Generic. Yan. You get generic. Pero kung tatanungin ako kay itong ganitong supplement, medyo... That one, you take it always with a grain of salt. You, again, tell them, take actually, it at your actually, there was own a time, kuya, na pinalitan pa yan. Hindi lang no therapeutic claim. Ito ay hindi nakakagamot ng anumang sakit at anumang ganyan. Ang haba talaga nung ano nila. Parang dinidisregard nga nila yung paggamit ng supplements. And I think it has to do something with yung mga pharmaceutical company. So, talagang malaking kaso yan, kuya, na ipinaglalaban. Pero alam mo, ngayon, kung Erin, di ba, paimbestigahan ko yan sa Congress. Pwede. Ano talagang ibig sabihin? Oh. Malaki siyang kaso, kuya, ever tsaka since. Tsaka hindi, ang problema dyan, kasi kung halimbawa, at sinasabi na may issue kasi dito ng
business competition eh. Yes. Parang yes. sort oh. of kalaban mo mga multinationals. Kalaban ng multinationals. Diba? Kaya exactly. kailangan ngayon mapaliit ang market mo. Kung ikaw ay merong nakalagay na no therapeutic claim, mas maliit yung market mo as compared to those na wala. Kagaya sabi ni Doc Pebbles, meron naman na supplement din siya pero walang nakalagay na no therapeutic claim. Mm. So parang ang feeling na ngayon ang bibili ay mas safe ito kasi walang nakalagay na yes. no therapeutic claim. Parang pagka nakakita ka ngayon ng supplement na ang nakalagay no therapeutic claim, magdadalawang isip. Oo, dadalawang isip ka at saka ang iniisip mo, nako meron tong ano, sinasanggaan niya na yung legal na responsibility niya na hindi niya, hindi pala siya nagiging responsable na baka mamaya eh meron niyang masamang epektong mag pwedeng dalhin sa isang tao, di ba? Ano lang, I guess this is something na kailangan din siguro pag-aralan, imbestigahan ng Kongreso. Kung patas talaga yung pagtingin. Oo, diba? Kung patas o pinapaboran ba nito ang mga multinationals, di ba? Kasi yung mga doktor din, ganyan eh, di ba Doc Pebbles? May mga ine-endorso din kayo mga gamot? Ay, ako kasi, I really go for generic. Yun yung ano ko, I prescribe generic. Pag tinanong ako ng pasyente, anong multivitamins ko, kahit ano dyan, tingnan mo na lang sa pharmacy. Kung anong so, sasabihin mo din, kahit na merong nakalagay na no therapeutic claim. Kasi the thing is, iba ang multivitamins when you talk about the nutritional supplements. We're not talking about vitamins and minerals. You're talking about let's say wheat chondroitin or let's say wheatgrass like that for that you were talking about apples and oranges here, di ba? So hindi mo ngayon masasabi na ako I can give you medications at walang nakalagay na therapeutic kasi ang binibigay ko vitamins and minerals, hindi ako nag so para sasabihin mo kailangan mo vitamin D. Yes. O kailangan mo vitamin yes. C. Ganun. That's why I put it calcium with vitamin calcium, D. Oh. So yun ang isusulat ko sa hindi ako maglalagay ng wheatgrass or ng some other brand name ng hindi ako that's my practice. But I know there are doctors that is when it comes to supplements. When there's a practice that there are people who would also give supplementation. But that's their own practice and they must have studied it extensively. Sana, 'di ba? 'Yun yung natin. Sana pinag-aralan natin. Din nila. Pero yung that's interesting natin. To note, ha? And 'di ba no, Kongkong? Saka 'di ba kuya, ang dami ring lumalabas na mga testimonials, yung mga dahil sa supplements na ito ay dati akong may cancer, nawalan ako ng cancer, yung mga ganun. So that's why it's actually there. Buksan yan sa Kongreso eh magiging lobbying efforts na naman dyan. Naku! So maraming kikita pag gano'n. Maraming maglalabi. Dahil maraming mga multinationals na maaalog naman. Ang sinasabi nga ng industry ng herbal medicine, wala silang laban. Because they're fighting, they're going against a wall talaga. Big companies. Okay! Kaya, ayan. Okay, thank you. Ang dami namin natutunan talaga, Doc. Salamat ng marami. At dapat, at saka exercising, Doc, no? It yes, really helps yes. a lot. Exercise. Para po sa pagpapalaki. At papapalakas. Hindi na lumalaki ang buto natin, hindi di ba? Hindi na rin ako lumalaki. Tumataba lang. Pwede ba palakiin ang buto? Pwede ba? Pahabain, pwede. Hindi, kasi meron buto, Doc Pebbles, di ba? May mga buto na parang maliit yung niya. Meron sabi nila, ang laki ng buto mo. Yung mas malaki genetic, yung frame. Big bone. Genetic composition na yan, yung big bone. Pero yung pagpapahaba, pwede natin gawin yan. Ah, paano nagpapahaba ng buto? Gusto kong magpatangkad, pwede kong gawin yun. Ganun, surgical yan daw. Surgical bakit di mo siya. Ginagawa? Ang pangat nung peklat eh. Ay, may surgery na? Surgical. Nagahaba ng buto? Yes. Kinoconnect tapos may screw, di ba? Naalala mo yung Gataka? Yung Gataka the movie? Paano yung pinuputol muna? Doc, umuputulin? Paano ngayon yung di magkukulang yung balat mo? Hindi. So, may maliit kaming incision sa balat. Tapos all the way down to the bone. Tapos puputulin mo yung buto. Pero bago mo putulin yung buto, kailangan meron kang pang stabilize or a fixator na nasa labas. Pwede rin ngayon yung bago nasa loob. Hmm. Tapos araw-araw, tuturn mo yung tornilyo 1 millimeter a day. Wow. So, para ini-stretch mo siya. Stretch mo yung bone. So, ginagawa nyo na yun?
Nagginagawan matagal. Pinapakialaman nyo na gawa ng Diyos, ha? Hindi, ang unang ilang taon yan? Ang unang indication kasi niyan was for trauma patients. Trauma. The Elizarov was made in Siberia. But in any case, para sa trauma, yung mga malaki yung bone defect, di ba? Hmm. So, ang gagawin nila, papahabulin nila para mag-catch up yung para magdikit, oo, or magpantay, ganyan. So, yung unang indikasyon nun, trauma. So, pero ngayon, ginagawa na rin ngayon for aesthetic purposes. Kasi kung halimbawa ako, papagawa ko yun, papahabain ko yung legs ko. Mukha naman akong silly kung maiksi yung... Mukha kang tikling. Yun. Oh, diba? Ang iksi na arms mo. Long legs ka. Ay, papahabain mo din yung arms mo. Pati yun, papahabain mo. Pwede rin sa arms. Diba? Karami. Ah! That's ridiculous. That's the thought. So, ganyan ka na lang. Long legs ka naman. Napapaha. Pero ibig sabihin, puputulin mo yung buto sa loob. Yes. Let's say, halimbawa sa legs. Tapos kailangan, kailangan magkapareho ng inches yes, yun. Yes. Tapos, kundi yes. Ganun. Ay, hindi. Kasi kung papahabain mo as oo. Per se na gusto mong papahabain mo. Yes. Papatangkarin mo. Sabay-sabay. Magdadagdag, sure. Magdadagdag. So, mangyayari niyan, puputulin mo siya. Tapos, unti-unti mong aatras yung buto. Para habang umaatras siya, nagkakaroon ng bagong buto, aatras mo ulit, bagong buto, aatras. No. So 1 millimeter a day so, ang pwede mong i-distract. How long will it take para makakuha ka ng 4 inches na taas? 4 inches, ilang millimeters ang 4 inches? 1 inch is 2.54 centimeters, di ba? So 25, so sabi mo 50 millimeters ang gusto mong paabot or about 60. Mm-hmm. 60 days. 60 days? 60 days. Oh, so 2 months ka naka-fixator. Hindi ka... Assuming walang problema habang ginagawa mo. Pero hindi mo pa siya pwede tanggalin at the time kasi baby pa yung buto. Yeah. So, hihintayin mo pa ng about another 60 days para tumigas siya. Tapos pagtanggal nun, hihintayin mo pa ng ilang pampuan para talagang solid na solid yun. Have you done that already, Doc? We do that in, we really do. Pero no, hindi, but for aesthetic purposes. Not for aesthetic, not here. We don't do that. I haven't heard of anybody here who has really done it for cosmetic. But for trauma cases, we do that. That's a different case dahil talagang you don't have any choice, di ba? Pero kung halimbawa for vanity or... Mm-mm. Diba, parang... Ang bago na nga ngayon, magnet eh. So, pinasok mo yung bakal sa loob. May motor yung bakal sa loob. May external magnet ka. Tapos yung magnet ngayon, yung nagko-control ng motor sa loob. So, humahaba siya. Hindi ka dito kasi sa atin. Tornilyo pa. Tornilyo, tsaka wrench. Wrench ang ginagamit talaga? Natin sa labas. So, all these 6 months, hindi ka nakakakilos. Hindi ka nakakakilos, ganun. Nakakakilos ka, nakakalakan meron kang, ka. Meron. Meron lang bakal sa loob. Okay. Ay, muna, magto-tornilyo muna. Wait lang, oras na lang. Para sa utak ko, yung tornilyo ko, sandali. Pero pwede na din ba gawin yan sa, sa spine? Sa spine, ginagawa namin yan. Pero mas mahaba katawan? For scoliosis, no? That's actually yung training ko abroad. Kasi for scoliosis, minsan nangyayari siya sa very young age group, yung mga less than 5 years old. So, noon, ginagawa, lalagyan mo ng bakal sa loob ng katawan, sa likod ng bata. Every 6 months, bubuksan mo, papahabain mo. Para habang humahaba yung katawan ng bata, humahaba din yung bakal. Tapos diretso. Mm. Ngayon, magnet na yung ginagamit na. Yung nagpapatanggal ng ribs. Ay, pwede rin yun. Ha? Pwede din yun, napapabawas dito. Ba, totoo ba yun na... Ginagawa talaga para mas maganda daw ang waistline. Saka mas maliit. But sometimes we do that in scoliosis kasi sobrang laki ng hump. So magtatanggal ka ng isang rib. Pero more on, mas kadalasan aesthetic purposes na yun. Ano tinatanggal pareho? O isa lang? One side. One side lang? One side lang? Kung sa scoliosis, pero kung yung waistline, dapat dalawa.